kabi-kabila. Kabi-kabila. Yung mga taong nagpo-protesta, dapat daw ay mayroong tax reform. I-reform yung reform tax code ng 1997. Natatawa ako. Higit sa lahat, natutuwa ako. Kasi yung mga taong nagsasalita, tingnan nyo sa mga TV ninyo at mababasa nyo sa mga dyaryo. Maririnig nyo rin sila sa radyo. Wala sa kanila ang mahirap. Puro mayayaman yung humihingi ng tax reform. Mag-isip nga kayo, walang mahirap na nagre-reklamo dahil mataas ang binabayaran nilang value-added tax. Actually, pahihirapan nga uli yung mahirap eh. Tataasan yung magkakaroon ng additional tax yung soft drinks, yung junk food. Eh, sino ba bumibili ng soft drinks at sino bumibili ng junk food? Ako, mahirap din ako eh. Pero hindi ako nagre-reklamo sa laki ng tax na binabayaran ko. Okay lang sa akin yung tax na yan. Kasi investor ako ng Pilipinas eh. Nag-i-invest ako sa Pilipinas sa pamamagitan ng tax na binabayaran ko sa kanila. Sa gobyerno, ibig kong sabihin. So, walang problema doon. Pilipino ako eh. Kailangan kong tulungan yung aking bansa. Maitutulong ko lang sa aking bansa ay ang pagbabayad ng tamang buwis. Nagre-reklamo ako kasi pag ikaw ay nag-invest, ganun kasi utak ng investor eh. Pag ikaw ay nag-invest, definitely, meron kang ine-expect na rate of return on investment. Oo, meron kang ine-expect. Actually, maganda ngayon ang nangyayari. Eh, nalilinis natin yung bayan natin sa mga hindi ka nais-nais na elemento ng lipunan. Ngayon, pag-usapan natin yung tax reform. Okay naman yung tax reform. Huwag lang i-reform na yung tax ay ibibigay dun sa mahirap. Ipapasa sa pinakamahirap. Ang suggestion ko, imbis na paliitin natin yung rate ng tax, pataasin pa natin yung rate. Imbis na gawin nating 30%, gawin nating 40%. Bakit? So, ilagay natin kung ikaw ay kumikita ng 20 million a year, kaya mo magbayad ng 8 million. Kasi kung 1 million a month ang gastos mo, eh sobra-sobra na yon sa iyo. Tsaka sa pamilya mo, ilang kotse na mabibili mo. No? So, kung 40% yung kukunin doon sa 20 million kinikita mo yearly, aba, di ba maganda meron kang ini-invest every year na 8 million sa bansa mo, sa bansang Pilipinas. Tsaka nakakatuwa yung mga ano ha, yung mga nagpupulong-pulong. Ha? Eh hindi nga nila alam kung ano yung tax code eh. Hindi nga nila nabasang maigi yung tax code at sasabihin nila, i-reform yung tax code. Actually, ang nababasa ko sa kanila ay gusto nilang ayusin yung implementasyon, hindi yung rate ng tax o rate ng VAT, rate ng income. Ang problema kasi, yung mga nagpapatupad. So, ang i-reform natin, yung nagpapatupad. For example, sabi ng konstitusyon natin, the rule of taxation must be uniform. Pero yung batas natin, pinapayagan na magkaroon ka ng accrual method of accounting at magkaroon ka ng cash basis of accounting. At yung ikatlo ay hybrid method of accounting. O tingnan mo, di hindi na siya uniform kasi binigyan mo yung tao o yung taxpayer ng tatlong choices. Accrual, cash, and hybrid methods of accounting. Dapat isa lang. Pangalawang, dapat i-reform. Yung accounting period, merong calendar year at merong fiscal year. O di mali uli, hindi uniform, dapat isa lang. Calendar year lang dapat ang lahat ng taxpayer sa Pilipinas. Isa pang nakikita kong dapat i-reform dito.
Eh, yung transparency, ha? Hindi transparent ang mga role ng BIR, lalong-lalo na yung duties and obligations nila, o kaya yung function nila. Dapat i-incorporate doon po sa reform na sinasabi ngayon, yung mga function, obligation, and duties ng lahat ng BIR, from janitor to the, tawag nito, commissioner of the BIR. Next pa, wag bigyan ng power ang BIR commissioner o sino man sa BIR na mag-interpret ng batas. Dapat po yan na naka-interpret na malinaw na kagad yung gagawing bagong batas. Okay? Malinaw na. So, anong dapat gawin dyan? Dapat magparang korporasyon. May limang tao na taga-interpret. Siguro, isa sa Supreme Court, isa sa Department of Finance, isa sa Office of the President, isa sa House of Representatives, isa sa Congress. O di yun yung mag-i-interpret ng tax code, yun yung mag-i-issue ng implementing rules and regulation. Kung kulang pa, yung naka-incorporate na implementing rules and regulation doon mismo sa tax code. Okay? Ano pa ba ang pwede natin gawin? Isa pa sa pwede natin gawin sa tax code is incorporate na mismo doon sa bagong tax code na iniisip nila yung pong mga accountable forms. Huwag nating bigyan ng karapatan itong BIR officials na ito nang gumawa ng accountable forms, kasi nakakagulo. Dapat ang accountable forms incorporated na, naka-exhibit na o naka-annex na dyan. Ano? Accountable forms, ano itsura, ano form, ano substance, ano dyan na. Okay? Tapos yung ang isa pang nakakagulo rito eh yung mga tawag nito. Due dates! Dapat naka-incorporate na dyan, maliwanag na. Okay? Mga requirements sa registrations. Ayan, dapat naka-incorporate na rin dyan sa bagong gagawing reform. So, ang daming pwedeng gawin. Ngayon, gagawa ho ako ng grupo. Actually, nakagawa na. Tax Accounting Bookkeepers Group. Ano yan? Tax Accounting Bookkeepers Group. Bookkeepers sa Facebook. Sali ho kayo doon. Ilagay nyo ho yung mga gusto nyong baguhin sa tax. Tapos, pag ipon-iponin natin, tayong mga mahihirap, tayong mga walang boses, pag ipon-iponin natin, tapos gagawa tayo ng isang libro, papaprint natin, bibigay natin sa bawat isang congressman at sa bawat isang senador at saka sa presidente bago ho mag June 30, 2017. Pumayag ho kayo, sumali kayo. Tax Accounting Bookkeepers po, isa pong grupo sa Facebook. Ito po ang inyong lingkod, Emelino T. Maestro, at ini-invite ko kayo sa mga libre kong video sa mga susunod na panahon. Marami pong salamat.